Ay po, magandang araw na naman sa inyo. Andito na naman yung Pobreng Uyamo TV. Ngayon po, tuturo ko pa sa inyo kung paano gumawa ng planting spoon galing po sa mother spoon ilipat natin kung tinatawag nilang F1. Bago tayo magsimula mga kauyamot, pahingi muna ng isang subscribe. Tsaka press naman yung ano, yung bell para sa susunod natin ng video. Palike na nandin. Ayan, simulan na po natin gumawa ng ano. Kasi puli ano na po ng amag yung F0 natin. Yung mother spoon. Kaya ilipat na natin to planting spoon. Para lipat na natin. Ang substitute natin nun, ganun pa rin dahon ng saging. Hindi pa rin niluluto. Ganun pa rin yung paraan natin. Tara mga kuyamot, simulan na natin. Yun mga kuyamot, kumuha po na tayo ng dahon sa tantarin po natin. One inch lang po yung haba yung pagtag natin mga kuyamot. Ito mga kuyamot, hindi po natin luto yan ha. Diretso na po natin lagyan ng spoon. Galing F0. Yan, lagyan natin para magiging F1. Tantarin nyo lang kaya mo hanggang matapos kayo. Gagawin lang kasi natin mga kuyamot, easy method, hindi na natin niluluto. Kasi mahaba pa kasi yung oras pag niluluto natin. Itong tik-tik na to, ginagamit na to sa ibang bansa. Tsaka tinatry natin dito, tsaka pag naglagay na kayo ng spoon, huwag po dun sa labas. Kasi open area siya. Ang daming, baka may makapasok na ibang virus. Tsaka yun ang cause ng pagka-contamination. Sa loob lang kayo para hindi makuntam yung ano natin, yung spoon natin. Paalala mga kuyamot, 1 inch lang po yung haba, huwag niyo pong lakihan. Tsaka yan po, binabad po yan ng tubig ah. Hugasan niyo po ng maayos kasi may mga ano kasi po yan. Yung mga ano sa dahon. Hugasan niyo muna bago tadtarin. Kasi pag hindi yan hugasan, pwede rin tadtarin niyo muna tapos hugasan. Tsaka patuloon ng kuntil. Mga 30 minutes o mga ano yung hindi lang masyadong basa.
po mga kuya, matapos na po tayo. Tapos lumipat po tayo sa loob para magbag na po. Ganyan lang din, tapos siksik nyo lang para yung amag mas mabilis. Gusto kasi ni amag ng ano, masiksik siya. Ganyan lang po, diin lang po ng kaunti. Ganyan lang po karami. Ganyan lang po. Yan po yung nagawa natin. Nakagawa po tayo ng apat. Tapos ito naman po yung binhi natin. Ito yung ipsiron natin. Puno na po siya ng amag. Ilipat na po natin siya. Tanggalin nyo na pong nasa itaas yung ano nyo. Yan, ganyan lang po. Nahirapan ako si dito kasi yung nilagyan ko is yung bote. Dapat kasi nakasupot lang. Ganda. Tingnan natin yung amag. Yan ang hirap kasi pag nakasabuti. Yan hinati lang natin sa dalawa. Kasi apat na spoon lang yung ginawa natin. Tapos subaybayan niya po mga kaamag hanggang pagtanim. Medyo matagal lang kasi yan kasi nasa bote. Kung nasa plastic yan, hindi sana ganyan katagal. Mahati agad ko yan diretso. Pag gumawa kayo, huwag nasa bote ilagay. Sa plastic na po para mas mabilis yung pagkuha. Tapos i-update ko po kayo nito pag ano na. Papakita ko po sa inyo yung amag niya. Tsaka susunod pakita ko po yung technique nito para hindi po at mabilis pong gumapag yung amag. Tsaka kung mga kuya mo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Press na na din yung bell. Tsaka pa-like naman din.
Yan din niya lang po. Tapos yan ganyan lang. Ikotin niya tapos italin niyo lang siya. Huwag yung lagyan ng ano, rubber band. Kahit walang rubber band okay naman po. Ito na po yung nagawa natin, apat na ano. Tapos na po dating nilagyan to lahat. Ilagyan na po natin sa karton mga kawiyamot. Para hindi po siya ano, para mas madilim pa. Ayan, ganyan lang po. File nyo lang po. Salamat po mga kawiyamot sa sunod na video na naman. Thank you.